Magandang araw sa inyo mga kapadyak. Sa video na ito, magbibigay lang ako ng konting safety tips sa mga kapadyak natin na baguhan pa lang na magbabike sa kalsada at yung mga nagbabike to work, lalo na sa panahon natin ngayon na sobrang rami na nang nagbabike na ginagamit nila na pang ehersesyo at pang bike to work at para na rin sa social distancing. Kaya sa video na ito, magbibigay lang ako ng konting safety tips na pwede makatulong sa mga kapadyak natin. Kumusta mga kapadyak? Ako nga palang kapadyak ninyo na si Russell. Kung bago ka palang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. Karami na mga tao ngayon ay nagbabike to work dahil sa kawalan ng pampublikong transportasyon na kanilang nasasakyan, papasok at pauwi ng kanilang mga trabaho. Karamihan ng mga nagbibisikleta ngayon sa kalsada ay yung mga baguhan pa lamang. Kaya sa video na to, magbibigay lang ako sa inyo ng konting safety tips na pwedeng makatulong sa mga nagbabike to work at sa mga nagbabike sa kalsada. Tip number 1, always wear your protective gears, katulad ng helmet. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Just in case na ma-accidente ka o ma-simple lang sa kalsada, may protection yung ulo mo. At mababawasan nito yung pwedeng maging impact pag na-accidente ka o natumba sa kalsada. Karamihan din kasi ng mga nagbabike ngayon is wala pang helmet. Yung iba naka-sombrero pa lamang. Pero karamihan din naman ng mga bike shop, pag bumili ka ng bike, may libre na silang helmet. Aside sa helmet, pwede ka rin gumamit ng gloves. Pero ito, depende na kung gusto mong gumamit ng gloves. Ito, pang-protection sa kamay. Just in case din na ma-accidente ka at yung kamay mo yung mauna sa pagbagsak mo, may protection yung kamay mo dahil naka-gloves ka. Example, nawala ka sa balance tapos nauna yung kamay mo sa pagbagsak. So yung kamay mo, pag walang gloves, masusugatan yun. Pero kung meron kang gloves, ang mangyayari sa gloves mo, pwede siyang mabutas kasi nauna yung kamay mo sa pagtumba. Aside sa helmet at gloves, pwede ka rin gumamit ng knee pad at elbow pads. Pero ito, depende na rin sa'yo kung gagamit ka o hindi. Tip number 2, lagi tayong magbaon ng tubig. Pangalawa sa pinaka-importante sa lahat is magbaon tayo ng sarili natin tubig. Kung malayo yung papadyakin natin, kahit every 10 minutes, uminom pa ng tubig para hindi ka ma-dehydrate. At para hindi rin tayo mawala ng lakas bawat pagpadyak natin. Kasi kung malayo yung pupuntahan natin, tapos wala pa tayong dalang tubig, tapos wala rin tayong tindahan na makita na may tinda silang tubig, ang pwede maging cause na sa atin is pwede tayong mahilo pag pumapadyak tayo. Kaya lagi tayong magdadala ng tubig. Tip number 3, do not use earphones. May kasama na ako na ganito yung ginawa niya. Habang nagra-ride kami is naka-earphones siya. Yung may o-overtake sa amin na sasakyan sa likod, hindi niya pakinig kasi naka-earphones siya. Tapos sobrang lakas pa ng sounds niya. Pumusina yung nasa likod. Tika na siyang mahagip ng sasakyan kasi naka-earphones siya. Pag nasa kalsada tayo, lalo na pag maraming sasakyan, huwag tayong gagamit ng earphones. Para marinig natin yung mga nasa paligid natin. Kasi kung naka-earphones ka tapos hindi mo paparinig yung nasa likod mo, pwede yung maging cause ng aksidente. Kaya tip ko sa inyo, huwag kayong gagamit ng earphones pag nagbabike. Tip number 4, magdala ng mga bike tools. In case na masiraan ka sa kalsada, may tools kang dala. Kahit multi-tools lang, tsaka mini pump, okay na yon. Pero paano kung may tools ka nga, pero hindi mo naman alam kung paano gamitin? Huwag kang mag-alala. May mga kapadyak naman tayo na makakakita sa'yo, sila magdadalawang isip, matulungan ka. Kaya lagi tayong magdala ng tools. Tip number 5, alamin yung mga hand signal. Example, pagliliko ka, ganito yung gawin mo. Kung may o-overtake naman sa'yo, ganito naman yung gawin mo. Kung may makita ka naman na dangerous obstacles, ganito lang yung gawin mo. Para maiwasan yung lituhan sa daan, pwede maging sanhi ng aksidente. Habang nagbabike tayo, iwasan din pala natin yung pag-counterflow. Ito yung kalimitan na nagiging sanhi ng mga aksidente. Kaya alamin muna natin yung mga hand signal. Tip number 6, always be alert behind you. Always be alert, lalo na at marami tayong nakakasabay sa kalsada. Hindi yan yung jeep, tricycle, bus, motor, at yung iba pang public transport na nakakasabay natin sa kalsada pag nagbabike tayo. Maging alerto sa paligid. Tumingin tayo lagi sa likod, sa kanan, sa kaliwa, at mag-focus sa harapan para safe tayo sa ating pupuntahan. Tip number 7, iwasan lagi makipag-unahan. Karamihan ng mga na-aksidente sa kalsada is yung mga matutuling magpatakbo. Kaya dapat tayo dahan-dahan lang. Okay na yung mabagal. At least maging safe sa pupuntahan. At yun yung pinaka-importante sa lahat. Tip number 8, wear a valid ID. Just in case of emergency, may tao o kabadyak natin na makakakita sa'yo na humihingi ka ng tulong, malalaman nila yung pangalan mo, kung saan ka nakatira, at kung ilang taon ka na. Para matawagan nila yung pamilya mo,
Kung may emergency na nangyari sa'yo. Just in case na masiraan ka, aksidente o masimplang sa kalsada, may titingnang ID yung tutulong sa'yo. Tip number 9. Check your body condition. Kung may sakit, huwag na magbike to work. Kung tanghaling tapat ka naman nagbike at nahihilo ka, tumabay ka muna at magpahinga para makapag-relax yung katawan mo sa pagod na dala ng bawat pagpadyak. Huwag pilitin na sarili kung hindi na talaga kaya. Humingi ng tulong sa iba kung kailangan na talaga ng assistant. Kaya bago muna tayo umalis ng bahay o bago tayo pumadyak, i-check muna natin yung body condition natin kung kaya ba o hindi. Tip number 10. Give way to other commuters. Magbigay daan sa ibang motorista. Kung may uuna sa atin, paunahin. Huwag makipaggit-gitan sa iba. Share the road. Lahat naman tayo gumagamit ng kalsada. Magbigayan po tayo lagi para lagi tayong ligtas sa pupuntahan natin. Tip number 11. Use bike lights. Kung ginabi ka na sa pag-uwi galing sa trabaho mo, umamit ka ng bike lights para makita ka ng mga sasakyan na nasa likod mo. Pwede rin na magsuot ka ng mga matitingkad na kulay ng damit. O kaya gumamit ka ng reflector para mas madali ka makita ng mga sasakyan na nasa likod mo. Tip number 12. Bike position. Yung kanan part ng kalsada, kung saan dito lang yung mga mababagal magpatakbo, iwasan din yung pag-ewang-gewang sa kalsada para makaiwas tayo sa disgrasya. Manatili lang tayo lagi sa isang linya. Kinakailangan naman na mag-overtake, kausapin muna natin yung mga nasa unahan natin. Sabihin natin na uuuna muna ako sa'yo. O kaya pwedeng bike left or bike right ang sabihin mo. Para aware yung nasa unahan natin, na uuuna ka. Para maiwasan din yung lituhan. Kasi minsan dito rin nagsisimula yung disgrasya. Tip number 13. Magdala ng bike lock. Sa panahon ngayon, bike na lang yung inaasahan ng iba nating kapadyak para pumasok sa kanilang mga trabaho. Marami rin mapagsamantalang tao ngayon na nanakawin yung bike mo. Kaya mas mainam na magdala ka ng bike lock. Yung matibay na. Huwag yung mumurahin kasi madali lang yung maputol. Madali lang din mananakaw yung bike mo. Kailangan mo pumili ng quality at matibay na lock para secure yung bike mo. Para hindi manakaw yung bike mo na ginagamit mo sa pagpasok mo sa trabaho. Tip number 14. Magsuot ng komportableng damit. Kung ano yung damit na komportable ka, yun yung suotin mo. At magsuot ka na rin ng mga matitingkad na kulay para kung ginabi ka na ng uwi, madali ka lang makikita ng mga sasakyan na nasa likod mo. Tip number 15. Magsuot ng face mask. Sa panahon natin ngayon, lahat tayo naka-face mask na pag lumalabas para sa kasiguraduhan na ligtas tayo sa virus. Pa rin kasing gamot ngayon sa COVID-19. Kaya lagi tayo magsusuot ng face mask paglalabas tayo ng bahay at papasok tayo sa trabaho. Last tip mga kapadyak, sumunod sa traffic rules. Tandaan natin, kahit na bike lang yung gamit natin, kailangan pa rin natin sumunod sa mga batas trapiko. Tipin natin na isa rin tayong sasakyan na kailangan sumunod sa mga batas lansangan. Additional tips mga kapadyak, pag may nakakasalubong kang kapwa siklista natin, batiin natin kahit hindi natin kakilala. Lingkaway lang pagbati na yon para sa mga kapadyak natin. Sana bilang paggalang at pagrespeto natin sa isa't isa. So yun lang yung mga tips na maibibigay ko sa inyo. Sana ay nakatulong kahit papaano yung mga tips na nabanggit ko. Kung may gusto pa kayong idagdag na tips, i-comment nyo lang sa baba para maging aware din yung mga kapadyak natin na makakapanood ng video na to. Bago natin tapusin tong video na to, mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Sir Ryan Gamalo, kay Holo _ Miko, at kay Thomas Kyle. Kung gusto mo naman ma-shoutout, i-comment mo lang yung pangalan mo sa baba. Nandito na lang tong video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. Have fun and enjoy your ride. Stay safe mga kapadyak.